Hi mga kachika, welcome back to my channel. Nandito naman po tayo, ang tito nyo sa araw-araw, Tito Knowles TV. Okay, so sa panahon ngayon, medyo kailangan natin magtipid dahil alam nyo na po, naka-community quarantine tayo, so hindi tayo masyadong makalabas, hindi tayo masyadong makaano dahil nga limitado lang ang oras ng paglabas natin at limitado lang ang ating mga dapat puntahan tulad ng mga groceries, pagbili ng foods, so sa hospital or sa bank, magbili ng gamot. So, medyo nahihirapan tayo mag-adjust ngayon dahil hindi naman talaga pa natin na-experience ng ganitong sitwasyon. So ngayon, bibigyan ko kayo ng isang napakaano lang naman na tip sa pagluluto kasi gamit ang ating mga kasalukuyang ginagamit ngayon na sangkap at pagkain natin sa pang-araw-araw ngayon. Ito yung pansit kanton, ang sardinas, at ang itlog. So ang maganda rito guys, bibigyan ko po kayo ng magandang idea para mas ganahan po yung ating mga anak na kumain. Lalagyan natin ng twist with the effect. Hindi naman, sabihin with love. Yan. So ang lulutuin natin for today, magluluto tayo ngayon ng tortang sardinas. So very common talaga tortang sardinas. Pero bibigyan natin ng twist para mas mapasarap pa at mas magustuhan pa ng inyong mga anak. At magluluto tayo ng pansit canton with sardinas. So ito yung gagawin natin. Medyo gaganahan talaga yung mga bata na hindi na kailangan pang magluto ng iba. Okay? Mamaya guys, pagkaantayantay nyo lang at magluluto na kami. Kasama ang aking baby girl na si Lexa. Okay ka naman anak. Okay guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga sangkap natin. So ang mga sangkap natin, ang mga main ingredients natin sa paghahanda ng ating mga lulutuin ngayon ay ang sardinas. So sa sardinas, hindi naman natin kailangan kung anong flavor or kung anong brand. Importante, yung sardinas na hindi na nakaganito na siya. Tsaka mas maganda ngayon, yung ready to ano na, to open na siya. So, pansit canton, pwedeng noodles, kasi hindi naman natin kukunin mamaya yung ano. Pinaka-ingredients ito. Kukunin lang natin yung pinaka-pasta niya. Okay? Then, itlog. Tapong pirasong itlog. Then, magkano tayo ng bawang, sibuyas, asin, tsaka paminta. Then, kailangan natin yung strainer, tsaka mantika. Of course, ang kawali ng lutuan. Okay? Let's start na! Okay, guys. Mga kachika, ito pang unay natin ang pagluluto ng tortang sardinas with the sauce. Okay. Ang una natin, buksan natin sardinas, yung ating isang sardinas. Okay. Handahan po kayo sa pagbubukas kasi medyo matalim po ito. So, lalo na sa mga bata, kung gusto niyo po magluto, paturo lang po kay kila mami, daddy, kasi madali lang naman talaga luto ito. So, strainer lang natin siya. Hanggang sa mawala yung kanya. Tingnan natin siya. Then, pag nawala na yung kanyang sauce, maglagay na tayo ng tatlong egg. Kasi sa isang sardinas, kaya niyang gumawa ng mga 10 pieces na ano. Actually, kahit dalawang egg, pwede na pwede. Then, latihin natin yung itlog. So, latihin lang natin. Good. Yan, good girl. Yan lang po kasimple, mga kachika. Pag nabati na natin ang itlog, ilagay na po natin yung sardinas natin. Yan, na-drain na po siya, no? Yan niyo po. Lala po siyang sabaw. Nakunin natin siya, lagay na natin siya. Then, durugin lang po siya. Ayan po, ganyan lang po. Durugin lang po siya.
Then pag nakita niyo na po medyo consistent na yung kanyang kaduro, pwede na po natin siyang lagyan ng konting asin. Then tsaka konting pangata. Ano po ito dyan? Haluin lang po natin siya hanggang sa mamix silang lahat. Nilagyan natin ng konting-konting bawang. So, hindi na kailangan igisa yung bawang, guys. Hindi na po kailangan natin igisa kasi i-baking na rin natin siya later. Okay. Ganun lang po kasimple. Ngayon, nagtatanong po kayo nasaan po ang ating sauce. Nandito yung sauce natin. Gagamitin din po natin ito para po sa ating tortang sardinas with sauce. Mamaya po, ipakikita ko po sa inyo. Okay. Simulan na po natin ang pagluluto. So, sa pagluluto, kailangan natin ng kalan, then, tsaka ng lutok ng pagpituhan. So, maglagay lang tayo ng small amount po na mantika. Then, antayin lang po natin siyang uminit. Okay mga kachika, medyo mainit na ang ating mantika. So, ready na tayo sa pagpiprito ng ating torta. So, sa pagpiprito ng ating torta, depende po sa size na gusto nyo. Pero kami kasi, ilan lang kami. So, medyo ganyan kalalaki po. No? Ingat lang po tayo, matalsikan tayo ng mantika. Tsaka sa mga anak po natin na gusto mong magluto, pwede rin po kayo magluto. Paturo lang po kayo kay mami nyo. Yan, antayin nyo lang po siyang maluto. At saka, mga kachika, sa totoo lang, ito pag niluto nyo, hindi nakakasawa. Lalo lang mga bata, gustong-gusto nila to kasi ano, para na rin silang kumain ng pati ng burger. Pwedeng palaman. Ang gagawin po natin kasi nito, pwedeng ulam tsaka pwedeng palaman. Ipapakita ko po sa inyo, dalawang purpose po niya. Sa ulam, palaman. Ganun po. Medyo higit lang po. Yan, nakikita niyo po. Ang ganda ng pagkakaluto. Antayin lang po natin siya hanggang maging golden brown po yung ating tortang sardinas. Then mamaya aahulin na natin siya. Okay guys, ito na ang ating torta sardinas. Yan. Then, sunigan natin yung ibang natira. Cut mo na yan. Yan, ito na ang ating nalutong tortang sardinas. Okay, mamaya gagawin naman natin, papakita ko sa inyo kung paano naman nagagawin natin ang kanyang sauce. Okay? Kailangan lang po natin mantika ulit. So, ang maganda rito, pwede na po yung pinagprituhan. Pwede nyo na po i-ano yung pinagprituhan. Pwede nyo na po gamitin yung pinagprituhan nyo.
So, kuha lang ulit tayo ng konting bawang. Konting bawang po. Siyempre, medyo matipid tayo nito kasi pareto naman yung gagamitin natin isang cup. Yun nga lang, kailangan natin lagyan ng drama, lagyan ng effect. Okay. Lagyan natin ng konting sibuyas. Ito. Okay. Kaya pag naluto na natin ang sibuyas, ilalagay na po natin ang sauce. So sa sauce, yan, yan na po yung sauce niya. Cut mo ha, cut mo, cut. Okay guys, mami, maglalagay po tayo ng harina, mga 2 kutsarang harina po. Lagyan natin ng tubig. Yan. Then. Hindi rin makaluto. Pahaluin nyo lang po siya. Yan. Saka natin ilalagay dyan. Ito po, optional naman, guys. Optional po ito, so pwede kayong gumamit ng merong harina para medyo lumapot, or gusto nyo puro yung sabaw lang na sardinas. Ang maganda kasi nito, ang palaman, pwede natin siyang ilagay. Parang siya yung pinaka-option ng ketchup. So, tagyan natin ng konting toyo. Konting-konti lang po. Okay, yan. Pag naluto na ang ating sauce, i-set aside muna natin ito para mamaya. Okay? Dito muna natin siya dyan. Hey guys, ang susunod naman natin ngayon, nulutuin ay ang ating pancit canton with sardines. So, umpisa natin sa mantika. Isa lang po muna natin yung ating bawang at saka ating sibuyas. Na? Isa lang po natin ang bawang at ang ating sibuyas. Ganun lang po kasimple. Then, ilalagay na natin ang ating sardinas. Dahan-dahan po sa pagbubuhas ng sardinas kasi medyo matalingan. So, ilagay natin yung sauce at saka yung kanyang laman. Ilagay natin. Ilagay. Medyo inaalam natin yung ato kasi mabilis siya masasunog. Okay. Pag nadurog na natin yan, lagyan na natin ang asin. Panang paminta.
Bilan natin. Then, lagyan natin ng konting tubig. Konting-konti lang po. Tansyahin lang po natin. Hanggang sa kumulo na po yan. Lagyan po natin ng tubig kasi dalawang noodles po yung ilalagay natin. So, pwedeng isa lang ang ilagay natin. Bali, per lata, isang sardinas. Isang noodles po ang ilalagay natin. Kada isang lata, isang noodles po. So, kaya 1:1 po para mas malasa po siya. Ilagyan natin ng konti asin. Tsaka paminta. Pag nakita na natin kumukulo na po siya, kunin na po natin yung ating noodles, yung pancit canton natin. So maganda rito, hindi nyo na gagamitin yung kanyang seasoning. Kasi pag ginamit yung seasoning niya, yung flavor niya magbabago. So, kasi sardinas ito, so tabi na lang natin yung seasoning na to. Pwede natin itong gamitin sa ibang ano, ibang recipe po. Yan po, haluin lang natin hanggang sa lumambok. Actually mga kachika, masarap po ito. Subukan nyo po, napakasarap po nito. Kasi talagang magugustuhan ng mga anak nyo to, ng asawa nyo, o sino man ang makakatigim nito, try nyo po ito. Ito po ang pagkain ng tamang-tama sa panahon natin na magtipid. By the way, isa nga po palang paalala, huwag po natin kalimutan na minum ng vitamin, then kumain ng masustansya. Tapos, dapat po galing po natin maghugas ng kamay. Lagi po tayo mag-alcohol para makaiwas po. Tsaka sumunod na lang po tayo sa ating pinapatupad ng ating gobyerno na bawal po muna tayong lumabas. Bawal po muna tayong mamasyal kung saan-saan. Then, yung mga wala pa pong mga pass, ang ating naluto na pancit canton with sardinas and perdang sardinas with sauce. Pakita ko pa sa inyo kung paano po natin i-assemble sa ating pinapa. Okay? Guys, andito na ang ating naluto pancit canton with sardinas and perdang sardinas with sauce. Malagay na natin. Thank you.
maganda po tayo. Yan, tingnan nyo, nag-i-enjoy ang aking family sa sibling niluto ko. Yan. At sana po, marami po kayong natutunan sa aking mga advice, sa aking mga tips sa pagluluto ng sardi, sa ating mga kasalukuyang mga relief good or madalas natin ngayon na makikita sa pagkainan, lalo na sa ganitong sitwasyon. Okay guys, maraming salamat po sa inyo, sa pagtutok nyo. At naway matapos na po itong end COVID na to, para at least lahat naman tayo maging masaya na at saka back to normal na. At saka ilang buwan na, abali halos mag-iisang buwan na rin tayo na ganito. So kaya kailangan po natin na araw-araw po tayo magdasal, manalangin po. At sana po matapos na po ito. Okay, mga kachika, hanggang sa muli po. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And click lang po ang button para sa notification. Ayan, baby, kain ka na, kagat ka. Pakita mo sa anla. Dali na, subukan na. Ay, naiya pa siya, mayayain siya. Naiya siya. Okay, guys, maraming salamat po. See you again sa susunod na vlog.